Magsitayo po tayong lahat at ating pong dasalin ang orasyon. Sa ngala ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya ay naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin, ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawan taon Heso Kristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Heso Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, Shenawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, Shenawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, Shenawa. Sa ngala ng Ama, na Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magsiupo muna po tayong lahat.
Magsitayo po ang lahat. Tayo po ay magsimula ng ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa bawat misa na ating dinadaluhan, kayo po at ako ay tinatawag ng Diyos. Sa bawat misa na ating dinadaluhan, kayo po at ako ay tumutugon sa tawag ng Diyos. Sa bawat misa na ating dinadaluhan, tayo ay tumatanggap, nag-uuwi, at ating isabuhay ang tinanggap na biyaya. Mula sa Salmo 145, na maya-maya lamang ay ating pagsasaluhan, mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Sa ating mga pakiramdam, sa ating mga kalagayan, humingi tayo ng maabang
mapagpalang pagpapatawad mula sa Ama. Ang ating abang puso, naway mabigyan natin ng pag-abakahingi tayo ng tawad sa Diyos sa mga nagawa nating mga pagkakasala. Ang Diyos na nakikinig, ang Diyos na nagbibigay ng tawad, ang Diyos na nagbibigay ng biyaya. Sa ilang sandali ng matahimik na pagninilay, umamin muna tayo sa ating mga kasalanan. Isipin natin ang mga nagawang pagkukulang laban sa Diyos at kapwa at tayo'y humingi ng paumanhin. Buong kapakumbabaan tayong humingi ng tawad, sabay-sabay nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Maawa ka
Manalangin tayo sa maikli at matahimik na bahagi ng misang ito. Muli nating ibulong sa Diyos ang mga daladala nating mga panalangin. Isama natin itong mga personal pampamilyang panalangin sa dasal ng simbahan ngayong ika-apat na linggo sa pangkaraniwang panahon. Amang makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. Kami rin nawa ay magmahal sa aming kapwa ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Kasama ng mga personal at pampamilyang dalangin namin, ang lahat ng ito'y inilalapit namin sa iyo, Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Hanapin ninyo ang puon, kayong mga mapagkumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puot. At ang iiwang ko roon ay ang mga mataong mapagkumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi na gagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang maaasahan lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Sinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na puon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo ay tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin sa pamamagitan niya. Tayo ay pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwi na. Sumain niyo ang Panginoon. At sumay rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaapo niya'y lumapit ang kaniyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad
ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, marami po tayong mga ipinagdiriwang. Una po, ang National Bible Celebration. Ang buong bansa po ay nagbibigay pugay sa kahalagahan ng banal na aklat o ng Biblia na siyang magiging gabay ng lahat, anumang denominasyon ito, anumang paraan ng pagsamba na makakristiyano. National Bible Month. Ngayon linggo rin pong ito, inaalaala natin ang Pro-Life Sunday. Ito po'y panawagan sa inyo at sa akin na bilang mga nananampalataya bilang mga tagasunod ni Jesus, gagawin nating lahat ang bigyang pagpapahalaga ang buhay. Anuman ang mangyari, bibigyan natin ito ng pagpapahalaga. Anuman ang sitwasyon, bibigyan natin ito ng pagpapahalaga. At ayon sa aral ng ating pananampalataya, hindi natin ito pwedeng kalimutan at iisang tabi. Ngayong linggong ito, inaalaala natin at binibigyan pagpapahalaga ang ating gawain, responsibilidad patungkol sa buhay. Pangalawang pagdiriwang. Pangatlong pagdiriwang po, isa sa mga dahilan kung bakit po ako nakatayo dito sa inyo at nangunguna sa pagsamba ngayong 12:15 Mass, January 29, ay pinasisimulan po natin ang tatlong araw na paghahanda sa paggunita sa 35 taon ng pag-alaala natin na itinalaga ang ating bahay dalanginan 35 years ago bilang isang basilica minor. Hindi lamang po tayo simbahan, hindi lang po tayo dambana. Tayo po ay kinilala ng Roma, ng Batikano, at binigyan po ng isang antas bilang isang minor basilica. Bakit po ako naririto? Kasi po, naanyayahan po ako ng Team Quiapo sa pangungunan ni Father June, Father Jonathan, Father Hans, Father Robert, at Father Itoy. Sapagkat po minsan, 35 years ago, ako po ay
nagkaroon ng pagkakataon para mag-serve doon sa misa 35 years ago nang ginawa pong minor basilica ang simbahan ng Quiapo. Alam po ninyo, natutuwa po ako kanina nung ipinapakita sa akin yung video at nakita ko yung sarili ko dito po sa sanktuaryo. Isang malaking karangalan. At ang pang-apat po na dahilan ay ito. Abot-abot po ang kaba ko ngayong nakatayo sa harapan nyo sapagkat unang bes ko pong maghandog ng misa dito sa Quiapo. Unang-una. Kaya po namamawis ang aking kamay, hindi ako mapakali, hindi ako nakatutulog. Ano bang gagawin ko dito? Mga kasama, mga kapatid, by the way, ako po'y taga Maynila, taga Sampaloc lang po ako. Mga magulang, mga kasama, mga kapatid, ngayong ika-apat na linggo sa pangkaraniwang panahon, kayo po at ako ay binigyan ng pagkakataon upang mapahayagan ng mga pagbasa na nagbibigay sa atin ng isang tema. Nagbibigay sa inyo at sa akin ng isang kamalayan na sa puso ng Diyos, may puwang ang mga mapagkumbaba. Na sa puso ng Diyos, may espasyo upang doon pumasok ang mga tinatawag at mga sumasagot sa Kanya. Kung napansin niyo po kanina sa aking paunang mga pananalita, ang sabi ko po, sa bawat misa na ating dinadaluhan, sa bawat misa na ating ipinagdiriwang, may tumatawag, may sumasagot. Ngayon pong alas 12:15 na nagsimula po 30 minutes ago, kayo po at ako ang mga tinatawag at ngayon ay sumagot. Saan man po kayo galing, ano man ang inyong pinanggalingan, ano man ang ginagawa nyo kanina bago kayo dumating dito, pumila man kayo at inantay nyo po yung pagkakataon na kayo makapasok, ito po ay hindi palalagpasin ng Diyos sapagkat binitawan nyo ang isang magandang kataga, ang inyong oo nang kayo ay tinawag. Sa ating mga pagbasa, mga kapatid, naghanay o nagsalaysay po mula sa mabuting balita yung tinatawag po natin sa Ingles na Beatitudes. Sa Tagalog po, ang kanya pong equivalent word ay ang mga mapapalad. Sino po ba ang tinutukoy na mapapalad? Meron pong isang santo o santa na ang pangalan po ay si Santa Rosa de Lima. Marahil nakabasa na po kayo ng kanyang talambuhay at marahil nadinig na po at naibahagi na rin ng mga kapatid kumpari na naririto itong aking quotation na gusto ko po sanang ihain sa inyo. At sana'y matandaan nating mga tinawag at sumagot sa panawagan ng Poong Nazareno. Sabi po niya, "The cross is our ladder to heaven. Apart from the cross, there is no other ladder by which we may get to heaven." Ang cross ang siyang tanging hagdan ng bawat isa paakyat sa langit. Maliban sa krus, wala nang iba pang paraan upang kayo at ako ay makaakyat sa bahagdan ng langit. Mga kapatid, mga magulang, gusto ko pong ihambing itong hagdan doon sa walong kataga ng Panginoong Hesus nang siya'y unang nangaral sa kanyang mga tagapakinig na tinatawag nating Beatitudes. Kung ating pong bibigyan ng pagpapahalaga at iisipin natin, isipin po natin ang isang hagdanan. Ang isang hagdanan po ay meron pong mga bahagdan.
Madali po natin itong maunawaan sapagkat lahat tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga opisina, sa ating mga nilalakaran, sa ating buhay, siguradong nakatagpo tayo at nakasumpong tayo ng isang hagdanan. At sa ganitong paraan ko po gusto pong ialay sa inyo upang itong panawagan ni Jesus ngayong linggong ito ay lalo nating hindi malimutan upang marating natin ang langit. Inaanyayahan tayong unti-unting umakyat sa hagdan ng kabanalan. Nadinig po natin mula po sa mabuting balita, itong walong bahagdan. Mga kasama, mga kapatid, sabi ng Panginoon, mapalad ang mga aba, unang baitang. Mapalad ang mga nahahapis, pangalawa. Mapalad ang mga mapagkumbaba, pangatlo. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, pang-apat. Mapalad ang mga mahabagin, pang-lima. Mapalad ang mga may malinis na puso, pang-anim. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, pang-pito. Mapalad ang mga pinag-uusig at mga inaalimura ng dahil sa akin. Ikawalo, ikasyam na bahagdan. Mga kasama, mga kapatid, hindi madali ang umakyat. Alam niyo po yan. Mas madali ang bumaba. Lalo na kapag ikaw, mas mahirap umakyat. Lalo na kapag wala kang lakas. Mahirap umakyat, lalo na kapag wala kang paraang umakyat. Mahirap umakyat kung wala kang kakayang umakyat. Mga kasama, mga kapatid, sino ba ang mga may kakayahang umakyat sa larangan ng buhay? Sa larangan po ng ating araw-araw na gawain, naririyan po ang mga may kaya. Naririyan po ang mga may sinasabi. Naririyan po ang mga may impluensya. Naririyan po ang mga may kapit. Pero kapag ikaw ay simple, payak, walang sinasabi, wala kang kapit, wala kang baker, mahirap umakyat. Sa larangan ng buhay ng tao, ito ay mahirap. Sa larangan ng ating pang-araw-araw na buhay, ito'y hindi madali. Ngunit, nag-iiwan si Jesus ng mga kataga, at sinasabi sa atin, huwag tayong magpalinlang, huwag tayong mabulag agad-agad, huwag tayong agad-agad umatras sapagkat meron akong ihahain sa inyo. Naririto po ang mga beatitudes. Narito po ang mga mapapalad sa mata ng Panginoon. Mga kasama, tuwing kayo pumapasok dito sa Basilica ng Poong Jesus Nazareno, nakikita po natin sa gitna ang kanyang larawan, ang kanyang imahen. Minsan po ba nakita ninyo sa inyong buong buhay na wala ang krus na kanyang kinakapitan? Sa palagay ko po, katulad din ng aking karanasan, lahat ng imahen ng krus na nakikita natin na nakatabi sa Poong Nazareno ay laging hawak niya ito. At sinasabi niyang, anuman ang mangyari, hindi ko to bibitawan. Mga kapatid, mga kasama, mga magulang, mga kapwa-deboto ng Poong Jesus Nazareno, binibigyan tayo ng lakas loob ngayong araw na ito upang hindi tayo matakot sapagkat ang Diyos hindi mambibigo, sapagkat ang Diyos hindi mang-iiwan, sapagkat ang Diyos hindi babali ng kanyang mga pangako. Sinasabi lamang sa atin, maging tapat tayo, maging totoo tayo. Kung sakaling hindi nating akayang arukin ang pag-akyat sa tulong ng mga kapit,
sa tulong ng mga palakasan, merong paraan upang patuloy tayong makaakyat sa bahagdan ng buhay papunta sa langit. Kung papaanong kumapit si Jesus na nagdala sa Kanya sa kalawalhatian sa krus, hinihikayat po kayo at ako. Inaanyayahan po kayo at ako. Pinalalakas ang ating mga loob, kayo at ako, na huwag tayong bibitiw. Father, malakas ang loob mo magsalita, pero kapag ikaw ay nandyan na, humaharap ka na sa mga pagsubok ng buhay, kapag nararanasan mo nang ikaw ay aba, kapag nararanasan mo nang ikaw ay nahahapis, kapag nararanasan mo nang niyuyura ka ng iyong dignidad, kapag ikaw ay pinagtatawanan na dahil sa pananampalataya, ano ang iyong gagawin? Papapatuloy pa ba tayong kumapit dyan sa krus? Mga kapatid, mga kasama, paanyaya sa atin. Tanging sa krus lamang ng Panginoong Jesus Nazareno ang ating mahigpit na kapit. Dito tayo'y dadalhin, aakayin, magbibigay ng lakas ng loob, anuman ang mangyari. Mga kasama, ngayong linggong ito, muli tayong na magkakaroon ng pagkakataon pagkatapos nating mapakinggan ang salita ng Diyos, pagkatapos natin magbigay at magbukas ng ating mga puso sa Kanyang paanyaya patungkol kung sino ang tunay na mapapalad. Aanyayaan ko kayong lahat, huwag nating palalagpasin ang pagkakataon na makapila tayo at tumanggap ng banal na komunyon. Nadinig natin kani-kanina, maya-maya'y tatanggapin natin si Jesus. Si Jesus na magbibigay ng lakas ng loob upang sa bawat pag-akyat natin sa bahagdan ng buhay patungo sa langit, hindi tayo mawawala ng pag-asa, hindi tayo matatakot, hindi tayo manghihina, bagkus lalo pa tayong magpupursige upang abutin ang rurok ng buhay patungo sa langit. Ang bawat misa ay isang panawagan. Ang bawat misa ay bawat isang pagkakataon upang tayo ay makatugon. Huwag nating sayangin itong oras na ito. Ito ang magbibigay sa inyo at sa akin ng lakas, ng liwanag, ng tibay, ng puso upang manatiling tapat, katulad ni Jesus, pasan-pasan ang krus. Ang krus na nagbigay kaligtasan, ang krus na naglinis ng ating mga kasalanan, ang krus na magbibigay ng pagkakataon para sa inyo at sa akin muli sa langit. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Araw ng Linggo, araw ng ating pagpapanibago ng ating pananampalataya, sabay-sabay nating dasalin. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangabatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
habang tayo po ay nagagalak para sa ating malaking gantimpala sa langit, halina at manalangin sa Ama para sa biyayang itaguyod ang kanyang paghahari dito at ngayon. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon ng sabay-sabay, tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gabayan mo kaming iyong simbahan upang manatili kaming mapagkumbaba habang sinisikap naming iwaksi ang tukso ng klerikalismo at ideolohiya. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa mabuting balita ng iyong kaharian. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kami iyong mga abang ampon. Gawin mong daluyan ng iyong awa at habag ang lahat ng mga lingkod bayan. Unahin nawa nila ang kapakanan ng kanilang kapwa, lalo na ng mga dukha. Gabayan mo sila sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kami iyong mga abang-ampon. Gabayan mo nawa ang Episcopal Commission on Biblical Apostolate or ECBA. Sa kanilang gawaing ihatid ang salita ng Diyos sa nakararami, kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kami iyong mga abang-ampon. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ng isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming aba sa lipunan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kami iyong mga abang-ampon. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kami iyong mga abang-ampon. Dalangan din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Ama naming matapat, kami ay nagagalak sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, itong paghahari ay tunay na suma sa amin. Tulungan mo kaming makilahok sa iyong gawaing pakikinig at pagliligtas sa pamamagitan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Maging pagkain.
Tumatayo na po ang lahat. Handa na po ang ating mga handog. Halina mga kapatid, magpatuloy na tayo sa ating pananalangin upang itong ating mga alay, kalakip ang ating mga dasal ay tunay na bigyan pagpapahalaga ng makapangyarihang Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amang lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan ng may magmana sa amin o may manguna sa amin para kami ay makabalik sa iyo. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak, sa aming pagkaligaw ng landas. Kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami na mga nagsisimba ngayong hapon ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw po ang pinanggagalingan ng lahat ng kabanalan. Hinihiling namin, ipadala po ninyo ang inyong espiritu upang itong tinapay at alak ay palitan, pakabanalin at maging si Hesukristo na siyang aming pagsasaluhan. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, kanyang ama. Iniabot, ibinigay ang tinapay sa kanyang mga alagad at nagwika. Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at nagwika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo bago walang hanggang tipan. Aking dugo ibubuhos para sa inyo, para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang katotohanan ng ating pananampalataya. Amang makapangyarihan, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay, kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Ama, nagpapasalamat kaming lahat sa iyo. Sa kabila ng aming mga kahinaan at pagiging masuwayin, patuloy mo pa rin kaming tinatawag at minamarapat para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming makikinabang tatanggap sa banal na hapag ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kanina po sa pagpapahayag ng mabuting balita, ipinakita sa atin kung ano yung pamantayan ni Jesus kapag tinawag na mapalad. Ngayon, lalo pong pinataas ang antas ng pagiging mapalad sapagkat dadasalin natin ang panalangin na magbibigay sa atin ng karapatang tumawag sa Panginoon bilang Ama. Sa pamamagitan ng panalangin na tinuro ni Jesus, tayo po ay mag-uumawit.
kami po'y ilayo. Ilayo niyo rin po kami sa lahat ng ligalig ng buhay. Ilayo niyo rin po kami sa lahat ng sakit. Panginoon, nawa ang mga pamilyang naririto ay malayo sa lahat ng uri ng di pagkakaunawaan. At nawa ang kapayapaan mo, Panginoon, ang manatili sa amin, mapasa amin lagi habang nag-aantay kami, naghahanda sa muling pagbabalik ni Yesu Kristong mananakop. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol at inuulit mo sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko, kapayapaan ang ibinibigay ko. Nawa ang makita mo, Panginoon, sa hapong ito ay ang puso naming nananampalataya at hindi ang puso naming nawawalan ng pag-asa. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, bumaling tayo sa katabi at kasama at batiin sila ng kapayapaan ni Jesus. Boss, thank you. Silod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Walang sawa niyang ibinibigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay laging masaya, masigla, at patuloy na aakyat sa hagdanan patungo at makapiling siya. Mapapalad po kayo. Inaanyayahang makapakinabang sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng puon tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you, Father. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Sa darating na Webes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat na po ay inaanyayan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno
sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming pananawagan ang iyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang taming pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayo magpabakuna at booster. Pagkatapos na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo na muna tayo lahat na nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo muna po ang lahat. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamamagitan ng anak mong si Jesus, kaisa ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po tayo sandali. Magandang hapon po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa mga may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Ngayong araw na ito, ang salita ay mapalad at pinagpala. At tayong lahat dito, mapalad at pinagpala sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang minamahal nating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sabihin mo nga sa katabi mo, mapalad ka. At hindi lang ngayon magtatapos, kaya sabihin mo rin sa kanya, pagpapalain ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa biyayang ibinibigay niya sa atin. At gaya nga po ng nabanggit kanina, ngayon po ang unang araw ng triduo o tatlong araw na paghahanda sa pasasalamat at pagdiriwang dahil ang ating pong simbahan dito sa Quiapo ay hindi lang parokya, kundi kinilala bilang pagpaparangal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno ng Santo Papa, kaya 35 taon ang nakalipas, ang ating simbahan ay itinalaga bilang Basilica Minor. Ilang simbahan lang po ang nabibigyan ng ganitong karangalan sapagkat binibigyang patotoo at pakilala ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. September 28, 1987, nang binasbasan po ang pinalaki at pinalawak na simbahan ng Quiapo. At 4 pagkatapos ng pagbabasbas, February 1, 1988, ay nagkaroon naman po ng pagpapasinaya ng ating simbahan bilang Basilica Minor. At ito po
ay karangalan na ibinigay sa atin ng Santo Papa ng Roma. Kaya nga't sa mga araw na ito, sa natatanging paraan, ipagdasal din natin bilang tanda ng pasasalamat ang ikatatahimik din ng kaluluwa ng dalawang tauhan na naging kasangkapan ng biyayang ito ng ating simbahan. Ang yumaong kanyang kabunian, Jaime Cardinal Sin, at ang ating dating kura, paroko, Monsignor Jose Abriol. Pagdasal natin na sila ay maging tahimik sa kaharian ng Ama. At tayo'y tumatanaw ng utang na loob sa kanila. At sa unang araw na ito, tayo rin ang nagpapasalamat. Nandito po siya 35 years ago bilang isang pontifical server. Siya po may hawak ng libro na binabasa no ni Cardinal Sin. At natutuwa po ako, pareho po kaming servers. At siya po ang aming kuya, ang aming bossing, ang aming lodi, idol sa pagseserve. At hanggang ngayon, siya po ang namumuno bilang Master of Ceremonies ng Archdiocese of Manila. Kaya nakikita niyo sa lagi sa Manila Cathedral at nung piyesta natin sa Quirino Grandstand, siya lagi po ang katabi ng ating kardinal. Kaya yun na yata ang naibigay sa kanyang biyaya, no? Ang Pongo Nazareno dahil nag-serve siya nung consecration at elevation ng ating Basilica Minor. Siya rin po ang kasalukuyang rector ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. At ako po'y natutuwa na pinaunlakan niya ang ating paanyaya. At matapos ng 35 taon siya'y nagbabalik, hindi na bilang server, kundi punong tagapagdiwang. Kaya sa ngalan po ng mga pari, Father Hans, Father Robert, Father Jonathan, Father Yul, maraming maraming salamat po, Reverend Father Emerico Sixto Juan B. Garcia. Salamat po, Father Rico. At ipagdasal natin na marami pa ho ang pumasok sa minor seminary po si Father Rico, sa junior at senior high school. Marami pa rin po sana ang tumugon sa panawagan ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Makita-kita po tayo sa mga darating pa mga araw hanggang February 1 sa pagdiriwang ng 35th anniversary ng ating simbahan bilang Basilica Minor ni Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang Panginoon. Muli po ang aking pasasalamat sa inyong lahat, sa pangunguna po ni Father June, Father Hans, Father Jonathan, Father Robert, Father Yul. Salamat po sa inyong paanyaya at makikiusap po ako sa inyo. Nabanggit na rin lang po ni Father June na ang aking pong assignment ay sa seminaryo ng high school. Nananawagan po ako sa inyo. Baka may mga sobra kayong anak na lalaki na o kaya pamangking lalaki na incoming grade 7, grade 8, baka may sobra po kayo, bigay nyo na sa amin. Grade 9 at saka grade 11, tinatanggap po namin ng lubos. Na po? At dito po sa mga hanay na mga pari na nag-aral po sa minor, si Kuya Itoy, na po, kasama ko po dati sa high school, doon po siya nag-aral pero ahead po sa akin. And si Brother EJ, na po ay kasama ko po nung siya po ay nag-aaral ng high school. So the rest po, sa San Carlos na po kami nagpanagpo. No, but anyway, nananawagan po ako sa inyo na sana po, no, balato nyo na po. Na po, isang bahagdan yan, paakyat sa langit. Muli po, maraming salamat. Ang pagbabasbas, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang naririto na nagsusumamo sa iyo.
makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Ama, basbasan mo rin po ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin, paglilingkuran bilang Panginoon ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo at ingatan ng nagmamahal na Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Humayo po tayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magsiyo po muna ang lahat at makinig na mabuti. Maaari na lumabas.